I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up. Kinben Book 4, Chapter 19. Matapos ang halos 3 oras na biyahe, ay narating na nga muli ni Ricky ang kalapan. Pagbaba nga niya sa crossing papunta sa kanilang barangay, ay sandali siyang napangiti dahil parang antagal niyang nawala sa kanyang hometown. Pagbaba nga rin niya sa tapat ng kanyang bahay, ay nakita niya ang kanyang nanay sa may pinto na hinihintay na siya. Isang mainit na yakap kagad ang ginawa nito sa kanyang anak nang dumating. Nagkausap at nagkakumustahan ang mag-ina, at naroon din ang kanyang tatay na mukhang ipinagluluto ng merienda ang kanyang anak. Makikita nga siya sa mag-asawa, at pagkatapos ay pumunta na si Ricky sa kanyang kwarto. Sa pagpasok niya rito ay nakaramdam na naman siya muli ng saya. Parang bumalik sa alaala niya ang kanyang pagtulog dito na kanyang na-miss. Dumapa siya sa kanyang kama at sandaling napaidlip nang hindi namamalayan. Nagising na nga lang siya bigla nang may imahe ng babae sa kanyang panaginip siyang nakita. Kilala niya kung sino ito at napapihaya siya ng higa nang mapamulat ang kanyang mga mata. Napa-open siya ng kanyang phone at naroon ang chat ni Kat na kinukumusta siya. Sinabi naman niyang nasa kanila na siya. May chat din si Andrea at kinukumusta rin siya. Nasabi na rin kasi niya kanina sa biyahe na siya ay papunta na ng Kalapan. Nakita nga rin niya ang chat ni Andre at nagyayaya ito na pumunta sa bahay ng mga ito mamaya bago magtanghali. Napatingin nga siya sa oras at nakita niya na alas 10 na ng umaga. Tinanong niya kung bakit at sagot lang ng kanyang kaibigan ay para raw makita siya. Sayang nga lang at wala sina Roland at Mike. Ang tanong na nga lang ni Ricky ay kung may pagkain ba raw roon dahil hindi na raw siya kakain sa bahay niya para doon makikain. Mayroon pre, hindi naman dito mawawalan. Ito naman ang reply ni Andre at napangiti na lang si Ricky. Sinabi nitong ayos daw iyon. Ilang sandali pa siya nagpahinga at makalipas ang isa pang oras ay nagpalit na uli siya ng damit. Iniisip nga niya kung may mga okay pa ba raw siyang damit na nasa cabinet. Nang maghanap siya ay nakakita naman siya ng maong shorts at black na v-neck shirt. Ito na lang ang kanyang sinuot matapos maglinis ng katawan. Pagkatapos noon ay nagpaalam na siya sa kanyang nanay na abala sa paglilinis ng kanilang salas. Kumain din naman siya ng kaunting luto ng kanyang tatay ng champurado. Umuulan kasi nang dumating siya at maganda raw ito sa ganitong panahon. Pagkakuha niya ng payong ay pumunta na siya sa may kalsada at naghintay ng sasakyan papunta sa bahay ni Andre. Habang naghihintay nga siya ay parang bumalik sa alaala niya ang kanyang araw-araw na pagpasok noon. Dito niya napagtanto na tapos ng araw talaga siya sa pagiging estudyante. Kaya raw, dapat na siya mag-focus ngayon sa kanyang trabaho dahil para na ito sa kanyang kinabukasan at hindi sa basketball na dati niyang minahal. Sana wala ron si Andrea. Sure akong busy yun sa kanyang bubuksang restaurant sa may CU. Sabi pa nga ni Ricky sarili na pinahinto na ang kanyang sinasakyan tricycle sa tapat ng bahay ng kanyang kaibigan. Pagpindot ni Ricky sa doorbell sa may maliit na pinto ng gate ni na Andre ay nakareceive kaagad siya ng chat mula sa kanyang kaibigan na pumasok na raw at bukas iyon. Pumunta nga siya at nakita niya na may 3 sasakyan sa may garahe ng kanyang kaibigan. Sa pagkakatanda niya ay iyong isa ay iyong sa papa nila tapos kay Andre at itong kulay pula ay ngayon lang niya nakita. Maliit lang din ito kung ikukumpara sa 2 sasakyan at may kutob na siya kung kanino ito. Dahil sa may sticker pa ng NBA sa likod nito. Pre, kumusta? Bungad naman kagad ni Andre na niluwa ng kanilang pinto nang bumukas ito. Napangiti naman si Ricky at pumunta na roon. Nag-fist bump pa ang dalawa. Ngayon ko lang pre napansin, ilang buwan na ang tiyan mo? Hindi ko yan nakumusta noong nagpunta ka ng mansalay. Biro kagad ni Ricky at si Andre ay napahima sa kanyang sikmura. Gago, 3 months na. Sagot naman ang kanyang kaibigan at nagtawa na sila sa pagpasok. Pinaupo siya ng kanyang kaibigan sa salas at napatingin siya sa flat screen TV na nakabukas. Isang Korean drama ang kasalukuyang palabas at sa mesa ay may bukas na MacBook na may pambabaing sticker sa likod at may notebook sa tabi. Medyo napalunok nga siya dahil mukhang hindi ito kay Andre. Ilang sandali pa nga ay may dumating na babaeng nakasuot ng maluwag na shirt na may logo ng Lakers at makikita ang maputing hita nito na tila walang suot na shorts kahit mayroon. Napalunok na lang siya at hindi na tumingin. Hindi ba nilalamig ang babaeng ito? Naitanong na lang ni Ricky sarili na hindi man lang nagawang bati ng babaeng dumaan sa kanyang tapat at tumupo sa katabing sofa. Tumikhim na nga si Andrea at bumati ng good day. Natatawang ewan naman si Ricky at bumati rin naman nang hindi tumitingin sa dalaga. Nakatingin lang siya sa TV at hindi niya namalayan
na napadukot na pala siya ng chichiryang nakabukas sa tapat niya. Si Andrea naman ay napabuntong hininga sa ginawa ni Ricky para raw itong sira na hindi makakilos. Is there any problem, Ricky? Mahinang tanong ng dalaga at wala ka agad ng sagot ng binata. Akala ko busy ka. Hindi ba dapat nagre-ready ka for opening ng restaurant mo? Nasabi ni Ricky at pasimpleng napangiti si Andrea habang nakatingin sa TV. So you are expecting me na wala ako rito? Ang totoo, ako ang nagpapunta sa iyo rito at hindi si Andrea. Wika ni Andrea at eksakto naman dumating ang kaibigan ni Ricky na nag-peace sign sa kanya. Sineryosohan ito ng tingin ni Ricky at si Andrea ay natatawa na lang. Lumapit ito sa kaibigan at mahina nagsalita. Sorry pre, hindi ko alam na ginamit ni ate ang phone ko. Napabuntong hininga na lang si Ricky at napaseryoso pa siya sa sinabi ni Andrea sa kanya. Ang totoo nga pre, aalis ako ngayon. Pinapupunta ako ng GF ko sa kanila dahil birthday ng kanyang mama. Ano? Sasama nila ako sa'yo. Alam mo naman siguro pre na mahinang wika ni Ricky at napatikhim si Andrea na ikinangiti nilang dalawa. May problema ba Ricky? Tanong ni Andrea na seryosong ginuya ang chips na kanyang sinubo. Ha? Wala. Sagot ng binata at si Andrea ay tumayo na at tinapik sa balikat ang kaibigan. Sige pre, magbibihis na ako. Nangingiting wika ng kanyang kaibigan at si Ricky ay parang pinagbagsakan ng langit at lupa ng oras na iyon. Gusto niyang umuwi na lang, kaso sayang daw ang pamasahe. Kung alam lang daw niya na si Andrea ang may pakana nito, ay hindi na sana siya pumayag dahil magkikita naman sila bukas. Wala nga siyang magawa kundi ang makipagtingin ng kay Andre na iiwanan na siya. Pwede ka nang umuwi if you want. Total, alam mo nang ako may reason nito. Malamig na wika ni Andrea na seryosong pinapanood ang palabas sa TV. Akala ko kasi ay busy ka sa opening ng business mo. Kaya hindi ko naisip na ikaw ang nagpapunta sa akin. Natatawang wika ni Ricky at naalala niya ang sabi ni Andre sa kanya na papakainin siya nito. Hindi pa naman daw siya nagtanghalian dahil dito. Nakita na nga lang niya ang kanyang kaibigan na kaporma na. Nagpaalam na ito sa kanila na halatang wala siyang balak tulungan. Hindi ito makatarungan, nasabi na nga lang ni Ricky sarili at napatingin siya sa may kusina at may isang kasambahay doon na kasalukuyang nagmemeryenda. Mabuti naman at may kasama pa kami rito. Sabi pa nga ni Ricky sa isip, maya-maya pa ay tumayo na ang kasambahay at nagpunta na rin sa salas. Ma'am Andrea, pupunta na po ako para mag-grocery. Sige ate, mag-iingat ka. Salamat po ma'am. Nakangiting wika ng kasambahay at si Ricky ay napalunok na lang sa narinig niya. Sandali siyang napating kay Andrea na nakaharap lang sa TV. Nakaupo ito na nakataas ang tuhod sa loob ng maluwag niyang shirt. Ang cute nitong tingnan dahil parang bata ito. Parang ang nawala ang aura nito na suplada dahil sa tayo nito ngayon. Si Ricky nga ay hindi na malayang na binabaybay pala ng kanyang mata ang hugis ng mukha ng dalaga. Mula sa noo, sa ilong, sa labi hanggang sa pisngi. Ang masaklap ay pasimpleng tumingin sa kanya si Andrea at dahan-dahang ngumiti. Umiwas na lang si Ricky at agad na kumuha ng potato chips. Ang masaklap ay kukuha rin pala si Andrea at nagtamang ka ng mga kamay ng biglaan. Para namang sira si Ricky na inalis ka agad ng kamay. Sinamaan tuloy siya ng tingin dalaga. Bakit? Tanong ni Ricky at titig na parang galit ang ginawa naman ni Andrea. Nagsabi ka ba sa akin na kukuha rito? Na kailang kuha ka na? Tanong ni Andrea na parang nakakatakot ang dating. Doon na natauhan si Ricky at oo nga raw. Hindi nga siya nakapagsabi sa dalaga at nakakahiya raw ito. Kaso, narinig niya ang mahinang tawa ni Andrea at doon na napaseryoso si Ricky. Hindi niya alam pero parang ngayon lang niya nakita itong muli na tumawa. Nakapikit ng bahagya ang mga mata nito at nang makita ni Andrea na nakatingin siya ay napatigil ito at nagsuplad na uli. Masaya kung okay ka na. Hindi ko na matandaan kung kailan ko iyan huling nakita. Mahinang sabi ni Ricky na napatingin na rin sa palabas sa TV. Ang alin? Tanong naman ni Andrea at sinabi naman ni Ricky na wala. Pagkatapos noon ay tinanong niya kung ano ang palabas at doon na sumagot si Andrea na mukhang ang daming alam sa plot ng pinapanood. Mahilig ka pa rin pala sa Korean drama, nasabi ni Ricky at tumango naman si Andrea na makikita ang marahang pagkislap ng mga mata. Bakit mo nga pala ako pinapunta rito? Magkikita naman tayo bukas ha. Wala lang. Sure ka ba maglalaro ka bukas? Sa hapon pa naman diba? Tanong ni Andrea na makikitang sinubo ang kanyang daliri dahil sa powder mula sa mga chips. Oo, yun ang usapan. Baka sabihin mo wala akong isang salita. Baka hindi mo galingan. Ha? Gagalingan ko. Depende rin pala sa kalaban. Ang tagal ko na kasing hindi naglalaro. Baka hindi na ako kagaya noon dati. Sabi pa ni Ricky na napabuntong hininga na lang.
It's okay, basta maglaro ka. I just wanted to see you play again. Mahinang wika ni Andrea. Oo, baka last game ko rin ito. Kasi wala naman talaga akong balak maglaro ng basketball. Masaya na ako na nakapaglaro ako sa mga liga noon. Sa ngayon kasi mas priority ko na ang pagtuturo. Seryosong wika ni Ricky at si Andrea ay medyo napalunok. Hindi na rin balak sabihin ni Ricky na naging coach siya sa Balugoy ni Chess dahil baka lalo ito magtanong sa kanya tungkol sa basketball. Marahang napasandal ang binata sa kanyang inuupuan at napatutok ang tingin sa palabas. Nakarinig na nga lang siya nang humikbi at si Andrea ito na umiiyak. Bakit ka umiiyak? May nasabi ba ako? Bulalas ka agad ni Ricky na napatayo dahil sa kaba. Sumama naman ang tingin sa kanyang dalaga at kinuha ang isang unan sa sofa at ibinato sa kanyang muka. I cried dahil sa pinapanood ko. Napanood ko ito mula sa episode 1 compare sa iyo na hindi alam ang ikakaiya ko. Wika ni Andrea at si Ricky ay napatras na lamang at napapo. Ganoon ba? Nangingiting wika ng binata na parang gusto na lang na maglaho. Hindi raw siya nag-assume na dahil sa sinabi niya kay Andrea kaya ito umiyak. Napatingin tuloy siya sa basong nasa mesa. Tubig ito na kulay pink at hindi ba raw niya alam kung bakit bigla niya itong kinuha. Ininom niya ito at hindi iyon malamig. Kaso, nauhaw raw kasi siya. Parang lasa raw bulaklak ito at hindi nga lang siya sigurado kung bakit. Mukhang hindi raw ito typical na juice at dahil maliit ang baso ay naubos niya ito. Marahan niyang inilapag iyon at kumalma. Hindi naman daw siguro magagal si Andrea kung nainom niya. Kumuha na lang daw ito ng bago. Napakuha uli siya ng potato chips at nag-focus sa panonood ng palabas na hindi naman niya alam kung anong daloy. Si Andrea naman ay napahawak sa kanyang baso at kinuha ito para uminom. Hindi na niya nakita kung may laman ba ito dahil nanonood siya. Nang makita ito ni Ricky ay bahagya siyang napatingin sa ibang direksyon at napangiti ng hindi inaasahan. Uminom na nga si Andrea at nang malaman niyang wala itong laman ay parang nanlaki ang kanyang mata. Bakit wala itong laman? Naisipang itanong ng dalaga sa kanyang isip at narinig niya ang tunog ng plastic ng kanyang potato chips. Kumukuha roon si Ricky at doon na niya nilapag ang baso sa mesa. Ikaw ba ang uminom ng laman ito? Pasuplad ang tanong ni Andrea at si Ricky naman ay nilunok ang kanyang nasa bibig. Nauhaw ako, sorry. Ikukuha na lang kita. Nangingiting wika ni Ricky na hindi na raw maibalik ang nangyari. Si Andrea naman ay marahang nagpigil ng tawa. Kaso, hindi na nito napigilan ang sarili. Iniinom ko yan for my skin. Hindi yan juice na pang merienda. Nakakatawa ka, Ricky. Wika ng dalaga na tawang tawa kay Ricky na natahimik na lamang sa nalaman. Hindi ko alam, sorry. Nahihiyang wika naman ni Ricky na kunyari ay nanonood ng TV. Paano, hindi ka nagsasabi? Nahihiya ka ba sa akin? Nahihiya rin naman ako sa'yo. Kaso, baka hindi ka magsalita kung tatahimik ako. Nga pala, dito ka na mag-lunch. And don't worry, iahatid kita pag uwi. May bibigay rin ako sa nanay mo. Nahihiya lang talaga akong pumunta sa inyo dahil wala ka. Wika pa ni Andrea at si Ricky naman ay napaseryoso. Naisip na naman niya ang mga ginagawa ni Andrea at ang sinabi nito sa kanya noong nagpunta ito ng mansalay. Itigil mo na ito, Andrea. Kasi after ng laro bukas ay may gusto akong sabihin sa'yo. May mga bagay talaga na hindi na mabubuo at ayaw ko namang maging malungkot ka dahil dito. Mahinang wika pa ni Ricky at si Andrea naman ay natahimik din bigla. Makikita naman ang munting ngiti ng dalaga sa mga narinig niya. Ngiti na may kasamang kirot sa kanyang puso na ayaw niyang ipahalata.